Unang kabanata, pumukaw sa malalim na pagkakahimbing ni Marimar ang ilang magkakasunod na tunog ng doorbell. Naghihinamad na iniminulat niya ang mga mata. Inabutan ng bagong balik niyang kamalayan ang huling tunog noon bago tuluyang nanahimik. Umunat siya sa pagkakahiga, inapuhap ng tingin ang wall clock na nakasabit sa dingding ng studio type niyang apartment. Waring lahat ng kasangkapan niya at tanging kasama sa inuupahang lugar na iyon ay bumabati sa kanya ng magandang umaga. Naglilikot sa screen ng kanyang computer ang space saver nito na image ng isang bombang inihagis at pagkatapos ng ilang segundo ay sasabog. Masarap ang lamig na isinasaboy ng kanyang air conditioner, kaya naman laging masarap ang kanyang tulog. Ang Malacanang TV at VCR maging ang kanyang CD component ay para namang nagtutudyuhan kung sa pagbangon niya ay alin ang kanyang unang hihipuin. Ganon din ang mga aklat sa kanyang bookshelf parang sinasabing please. Bumangon si Marimar at binuksan ang pintuan. Sino kaya ang nang iistorbo sa kanya? Wala namang tao, pero napunan niya ang sulat sa mailbox. Dinampot niya iyon. Naramdaman niyang bumilis ang pintigi ng kanyang puso nang mabasa ang return address sa sobre. Nanginginig ang mga kamay niya sa pagbubukas sa sobre. Sa wakas, sa isip-isip niya, ilang araw na rin niyang hinahanap sa dyaryo ang resulta ng sinalihan niyang literary writing contest, pero wala. Nag-try din siya tumawag sa opisina mismo, ngunit ang laging sinasabi sa kanya nang nakakausap niya ay hintayin na lamang ang resulta sa dyaryo. Unti-unti na siyang pinapatay ng excitement at ngayon, ito na siguro ang katuparan ng kanyang mga paghihintay. Binuklat niya ang kalatas na nakapaloob sa sobre at binasa, at nakagat niya ang kanyang labi. Mabagal ang ginawa niyang paghahalo sa kaping tinimpla habang sapo-sapo ng isang kamay ang noo. Sa pagkakaupo niya sa bilog niyang mesa, pakiramdam niya'y pinagbagsakan siya ng mundo, maging ang mga walang buhay niyang kasangkapan ay waring nakikiramay sa kanya. Naging malungkot ang paligid sa kanikanya'y kaiga-igayang umaga. Napatingin siya sa katatanggap lang na liham na ngayon nakapatong sa pasimano ng kanyang tukador katabi ang telepono. Muli ay naramdaman niya ang kirot sa dibdib na dulot ng nilalaman noon. Kay tagal niyang naghintay umasa para lang masaktan, bakit hindi niya maabot-abot ang pangarap na inaasam-asam? Hindi niya natapos basahin ang liham, pero sa umpisa pa lang ay alam na niya ang ibig sabihin. Thank you for joining the 1999 Center for Philippine Literature Award Writing Contest. Hindi na niya itinuloy ang pagbabasa. Alam na niya ang ibig sabihin noon. Hindi siya nanalo sa sinalihang writing contest bago na naman siya, or bigo na naman siya, at pang ilan
Dahil niyang kabiguan iyon, marami na. Hindi na napigilan ni Marimara ang napaluha. Dati-rati ay banyaga para kay Marimar Montemayor ang pagluha. Kung tutuusin, kung hindi rin laang sa pagsunod niya sa dinidikta ng kanyang puso para sa pagsusulat sa larangang, sabi nga niya'y tangi niyang sukatan ng tunay na kaligayahan, ay hindi niya maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kabiguan, kalungkutan at pagluha. Mayroon siya ng mga bagay na kanyang binigay ng isang masayang uri ng buhay, maliban na nga lamang sa tinatawag na self-fulfillment. Self-fulfillment ang dahilan kung bakit nag-iisa siya sa tirahang iyon at sa pagpupumilit na matuklasan ang dapat niyang kalagyan sa ilalim ng araw na sa kung anong rason ay hinding-hindi niya matagpuan. Hindi niya matiyak kung matatagpuan pa o kung may puwang pa ba siya talaga para roon. Mula sa angkang mayaman sa Bacolod, sina Marimar at ang kanyang mga magulang ay lihiti mong may kaya sa kanilang lugar. Pag-aari nila ang isa sa pinakamalaking plantasyon ng tubo sa kanilang lugar, gayon din ang pinaka-asukarera roon. Marami silang tauhan sa plantasyon at sa iluhan ng tubo. Pwede siyang mahiga sa salapi sa literal na kahulugan kung gugustuhin niya. Dalawa lang silang magkakapatid o magkapatid ng kanyang kuya, Ramon. Matanda ito sa kanya ng 5 taon at nagtapos ng kursong Business Administration. Medyo may edad na sa kasalukuyan ang kanilang mga magulang, kaya si Ramon na ang namamahala sa kanilang negosyo. Sobrang lapit silang mag-anak, lalo na silang magkapatid. Para kay Ramon, nananatili siya ritong dear little sister. Naaalala pa niya noong high school pa laang. Siya ay madalas itong makipagsuntukan sa mga anak ng mga asendero rin sa kanilang lugar na tumutukso sa kanya o kaya'y sa mga nagpapahiwatig lang na gusto siyang ligawan. Ganoon ito kumang mga laga sa kanya at wala siyang hinihingi na hindi nito ibinigay. Natatandaan pa rin niya na noon may kursunadang minicar na vintage si Ramon. Kung ano-anong paraan ang ginawa nito, mabili lamang sa dating may-ari. Nang mapasakamay na ng kapatid at maipaayos, naobserbahan niyang cute iyon at bagay sa kanya. Nang magpakita siya ng interes sa kotse, walang anumang binigay iyon ni Ramon sa kanya. Bilang ganti, super bait naman siya rito. Wala siyang pinipintasan sino man sa mga nililigawan ito o mga babaeng dinadalya sa kanilang bahay. May pagka-checkboy ang kuya niya at sensitibo ito sa isyong iyon. Kaya kahit asar na siya kung sino man ang kasabakuyan ni girlfriend nito, ay nagpipigil siya at nagpapakasibil sa pagharap sa mga ito. At na-enjoy naman yata ni Ramon ang pagiging pabling. Hanggang ngayon ay binata pa rin ito. Simulat sa pool ay art na ang hilig niya, partikular ang pagsusulat na huli na niyang natuklasan. Naroroon ang kanyang inklinasyon. Noong bata pa siya ay drawing ang pinag-uukulan niya ng interes.
Nag-aral pa nga siya sa isang kilalang painter sa Bacolod. Nang mag-high school, siya sa kanya na lamang pagsusulat pala talaga ang sining na mamahalin niya. Madalas siyang manalo sa mga inter-school writing contest. Naging editor siya ng kanilang school organ. So anong kurso ang kukunin mo? Ang tanong na iyon ay nagmula sa kanyang ama. Kumakain sila noon sa salo-salong inihanda para sa pagtatapos niya ng high school. Third honorable mention siya noon, at kapag tinatanong siya ng ama at ina kung anong kurso ang kukunin, sasabihin niyang pinananatili pa niyang bukas ang kanyang mga pagpipilian at sasabihin na lang niya ang desisyon sa mga ito pagkatapos ng graduation. At ngayon hinihintay nila iyon sa kanilang bahagi. Gusto sana ng mga magulang niyang kumuha siya ng lo o abogasya para raw may abogado na ang kanilang kumpanyo o kumpanya na mismong ang kanila galing. Noon ay nagsisimula na ang unti-unting pagkakaroon ng mga tinig ng mga sakada dahil sa inireklamo ng mga ito na unfair labor practice, kasama ng mga umaangal ang mga ilang-ilang hanay ng kanilang mga manggagawa. Unang-una na, Dad, Mom, Kuya, iginala niya ang paningin sa mga ito. Sa Maynila ako, sana gusto mag-aral sa isang exclusive school doon. Walang problema ang kanyang ama. Aasikasuhin iyan ni Ramon. Diba? May nobya kang propesora sa Miriam College, Ramon. Tumawa ang kuya niya. Kabibreak lang namin, Daddy. Anyway, para kay Marimar, titingnan ko kung malakas pa rin ako sa kanya. Maganda nga roon, walang boys. Kaya hindi masisira ang konsentrasyon sa pag-aaral ng baby natin. Nagtawanan sila. Ganoon kasi ang role ni Ramon sa pamilya nila. Ito ang kanilang pinaka-clown. Hindi maaring walang punchline ang bawat salita nito. Kaya nga laging ang saya-saya nila. And I might disappoint you somehow. Bahagya niyang binitin ang pagsasalita. Tumingin muli siya sa mga kaharap na agad naging formal dahil sa sinabi niya, ang plano ko kasing kunin ay either mass communication or creative writing. Gusto kong maging writer. Na ibaba ng ama niya ang hawak nitong kubyertos. Umismid ang kanyang ina. Walang reaksyon ang kanyang kuya Ramon. Sana maunawaan ninyo ako. May himig pakiusap siya nang muling magsalita. Siguro kung mahirap lang tayo at concern ako sa magiging kabuhayan natin, mapipilitan na kong sundin ang gusto niyo, Mommy at Daddy. Pero may pera na naman tayo. Gusto ko sana ang pipiliin kong karir ay kung saan ako magiging masaya. Sa ngayon, ito ang nararamdaman ko. I'm sorry, pero wala akong hilig sa mga batas. At ano ang gusto mo? Makuha sa kamamakanilya? Mataas agad ang tono ng kanyang ama. Sasayangin mo ang talino mo para pudpurin ang utak mo sa mga kwentong wala namang babasa o manunood kaya. Ang kailangan ngayon ay praktikalidad. Marimar, writing is not a fulfilling career. You can still write kahit abogada ka. Tama ang iyong ama, Marimar. Susog ng kanyang ina.
You can take short-term courses in writing in between your studies. Sundin mo lamang ang gusto namin. Malaki ang naibabayad natin sa kinukuha nating abogado. Napapalusutan tayo sa mga technicalities at legalities na hindi naman natin nauunawaan, at bayad na lang tayo ng bayad kung ikaw na ang hahawak sa mga legal transaction natin. Wala na tayong problema. And beside, kung wala na kami ng iyong ama, alam namin secure na kayong dalawa ni Ramon. Ma'am, hindi niyo ako naiintindihan. Mangyak-ngyak niyang wika. Of course, hindi ka namin naiintindihan. Tumayo na ang kanyang ama sa pagkain. Ewan ko ba sa'yo, Marimar, parang ayaw mo kaming pasayahin. Sumunod na tayo sa kainan ng kanyang ina. Naiwan sila ni Ramon. Siya bigo ang kanyang kuya, malalim na nag-iisip. Ang hingahan niya ng mga sama ng loob noon ay si Marco. Kababata niya ito at anak ng isang mag-asawang sakada nila. Hindi sila magkaklase. Sa paaralang bayan lang ito nag-aaral. At siya naman ay sa privado. Ngunit daig pa nila ang magkaklase kung magkwentuhan tungkol sa buhay estudyante. May espesyal na pagkagiling siya kay Marco dahil mabait ito at maginoo. Malaking lalaki at gwapo kapag nagtutungo ito sa kanila. Hanggang tarangkahan lang nila ito, ayaw pumasok sa kanilang bahay. Ayon dito, ang isang alipin ay walang karapatang tumuntong sa tahanan ng kanyang amo. Hindi ganoon ang turing niya kay Marco. Ngunit ito na mismo ang naglagay ng ganoong sagka. Isa pang kinagusto niya kay Marco. Tagahanga niya ito sa mga sinusulat niya. Number one pan niya ito. Nabasa ko yung sinulat mong artikulo sa huling issue ng school organ ninyo na ipinahiram mo sa akin. Maging yung tula at may lingkwento ang bibigat, masyado akong apektado. Nagpabiyak siya ng buko noon kay Marco. Kinagamot pa niya ang nangyaring pag-uusap nilang mag-anak kahapon. Nilaro-laro lang niya ang laman ng buko. Wala pa rin siyang ganang kumain. Pinuna siya ni Marco. May problema ka? Ano? Marahan siyang tinambik ito sa balikat. Isali mo naman ako sa mga iniisip mo. Tumunghay siya rito. Magkukuleyo ka, Marco. Tumango ang binata. Napakiusapan ko sina itay at inay. Ang nung kukunin mo? Agriculture, dyan na lang sa kabayanan. Yun ba ang gusto mong kurso, Marco? Bahagyang lumungkot ang binata. Naging practical lang ako sa desisyon ko, Marimar. Nagpakawala ng isang walang buhay ng ngiti ito. Kung ako ang tatanungin, gusto kong mangarap ng mataas. Gusto ko sanang maging inhinyero. Kaya lang ay alam kong mahihirapan lang kami. Gusto mo bang malaman kung bakit gusto kong mangarap ng mataas, Marimar? Bakit ba? Dahil sa'yo. Natutup siya ang dibdib sa kabiglaanan. Noon pa man ay narinig na siya sa iba niyang mga kaibigan na napaghingahan pala ni Marco ng salubin nito sa kanya. Hindi nga lang siya maniwala. Kahit madalas mapag-usapan iyon, iniisip niyang puro pakikipagkaibigan lang ang intensyon nito sa kanya.
Ngayon lang ito nagsabi sa kanya ng nadarama. Kaya lang ay baka hanggang pangarap na lamang ito. Marimar, malungkot na nagpatuloy si Marco. Baka manatili ka na lamang na langit na lagi kong tinitingala. Saka sana huwag kang magagalit sa mga pinagtapat ko. Kinuskus niya ang buhok nito sa ulo. Bakit naman ako magagalit? Ngumiti siya. Alam ko namang na maraming may crush sa akin kabilang ka na roon. Nag-apiran sila, pero alam mo, pareho rin tayo ng problema. Nagsabi na ako kina Mama at Dad ng kursong gusto ko, pero hindi naman nila ako papayagan. Kailangan mo rin ba maging practical? Yun ba ang kaso ko, Marco? Sa akin kasi pansariling kaligayahan ang nakataya. Para bang hindi makukumpleto ang aking pagiging tao kung hindi rin lang matutupad ang ambisyon ko na maging writer. Tumango siya, ginagap ni Mark ang kamay niya. Mahaba pa naman ang bakasyon, baka magbago pa rin ang isip nila. Saka ikaw pa, ba naman ang palulungkotin nila ay paborito ka nila. Yun na nga lang ang pinanghahawakan ko, Marco. Sana kung matupad ang pangarap mo at sumikat ka, hindi ka magbago. Ako pa, kilala mo ako. Mahawakan pa rin kaya kita sa kamay. Oo, pero siguro may bayad na. Ganoon sila ka-close ni Marco. At kahit nagtapat na ito ng damdamin sa kanya, ay hindi niya yun binigyan ng malisya. Hindi rin niya mabigyan ng pagkakataon ng damdamin. Alam niyang katugon lang kay Marco. Nang mga panahong iyon, ang mahalaga sa kanya ay ang kanyang pangarap ang maging writer. Sabi nga niya sa sarili, makapaghihintay ang pag-ibig, ang puso. Ang kabiguan niya sa unang pag-uusap nilang magpapamilya ukol sa kursong dapat niyang kunin ay nagkaroon ng dinaw at pag-asa. Nang minsay, mag-usap silang muli, may suwesto ng kanyang Kuya Ramon. Nagpapak sila ng ligtong pabo na paborito nilang pagkain kasabay ang pag-inom ng timpladong bukubo. Nilalanghap sa hangin ang nakagigutom na amoy ng ligtong pabo na ang mga sangkap ay sa abroad pa nila binilig. Alanghalin pa rin noon si Marimar na maging katili ng tungkol sa kanyang pag-aaral. Malapit na ang pasukan, umpisa na. Kuya Ramon, gusto sanang preparado ang kalooban ni Marimar bago dumating ang araw na iyon. Pag-usapan na ulit natin kung sa Maynila sa mag-aaral, maraming dapat asikasihin. Kaso ngayon matigas ang ulo nito, si Marimar, madiin ang tinig ng kanyang ama. Ewan ko ba kung bakit hindi yan may baling sa kung anong gusto mo. Kasalanan mo yan, Ramon. Masyado mong pinalaki ang ulo ng batang yan. Dalaga na, pero isip busmos. Hindi niya ba iniisip na future naman niya ang pinaghahandaan natin? Natawa si Ramon. So much for that spoiling of Marimar anecdotes. Dad, gusto ko lang sanang hilingin sa inyo. Let's give her freedom in choosing the career she wants. After all, buhay naman niya yan. Nang islap ang mga mata niya, napayakap siya kay Ramon. Umismid ang kanyang ina at paano ang pagkakaroon natin ng abogadong galing mismo sa ating pamilya. Sabi ko na sa iyo, Ismael, bumaling ito sa kanyang ama, na mag-anak pa tayo ng isang dahil
Hindi niya ba naiisip na future naman niya ang pinaghahandaan natin? Natawa si Ramon. So much for that spoiling of Marimar anecdotes, Dad. Gusto ko lang sanang hilingin sa inyo. Let's give her freedom in choosing the career she wants. After all, buhay naman niya iyan. Nangislap ang mga mata niya. Napayakap siya kay Kuya Ramon. Umismid ang kanyang ina. At paano ang pagkakaroon natin ng abogadong galing mismo sa ating pamilya? Sabi ko na sa iyo, Ismael, bumaling ito sa kanyang ama, na mag-anak pa tayo ng isa dahil lalaking sutil o lalaking sutil ang Marimar na iyan. Abay, isang linggo halos akong nag-labor bago ko yan nailabas. Kaya matigas ang ulo. Kung may bunso tayo, may isa pa tayong pag-asa. Don't worry about that, ma'am. Inabutan ni Ramon ng hiniwang karne ng pabo ang ina. Ako na lang ang kukuha ng abogasya dahil mahilig naman ako riyan. I'll take up evening classes pagkatapos ng mga gawain ko. Hindi ka ba masyadong mapapagod? May himig na concern ng boses ng kanyang ama. Alam kasi nitong abala na si Ramon sa iba't ibang gawain. Ang muling pag-aaral para rito ay nangangahulugan ng bawas na oras sa pahinga at dagdag ng pagkakaabalahan. If I know, sumingit si Marimar sa usapan. Lalo lang na-inspire si Kuya sa school ngayon. Marami na siyang pera kaya tiyak kabi-kabila ang dedate niya sa mga freshmen. Baka nga kaya lang uli mag-aaral yan eh para maraming mabigtin ng chicks. Sis naman, protesta na lang. Gumagawa na nga ako ng paraan para sa gusto mo. Tapos ay pagbibintangan mo pa ako. Nasaan ang iyong utang na loob? Nagkatawanan sila. Dahil nga sa pagsasakripisyo ni Ramon, nagkaroon na ng dinaw ang kanyang pag-aaral. Ito ang umaasikaso ng school na kanyang papasukan. Umpisa pa lang ay studio type na apartment na rin na yun ang kanyang tinitirhan. Malapit ito sa eskwelahang pinag-aaralan niya, gayon din sa mga mall. Si Ramon ang pumili noon dahil ligtas daw ang lugar na yun. Nang nag-aaral pa siya, kasakasama niya roon si Felisa na isa sa mga maid nila sa bahay. Nang matapos siya, pinauwi na lamang niya ito sa probinsya at sinubukan na niyang mamuhay mag-isa. Nag-aral siyang magluto at maglaba sa tulong na rin ng mga makabagong kagamitan para sa modernong pamumuhay. Ang layo niya sa pag-iisa ay para malayang makakilos na wala siyang niintinding kasama o kaya'y meron namang mag-aalala para sa kanya. Matapos niyang makumpleto ang kursong mass communication ay napasok siyang reporter sa isang diaryo. Maganda na ang takbo ng lahat ng mapasok naman siya sa isang TV network. Umpisa siyang nagtrabaho roon bilang production assistant. Naging field reporter siya bago na-assign na biging host ng isang documentary show. Kinukuha na siya bilang newscaster nang tanungin niya ang sarili. Ano ba yung goal niyan talaga? Career-wise, walang balakid sa kanyang pag-asenso dahil sa kanyang ganda at talento. Alam niyang malayo ang kanyang mararating. Ngunit tuwing na ay nararamdaman niya ang kakulangan. Hindi siya masaya sa kasalukuyang trabaho. Ang pagnanais para magsulat ay laging naroon. Creative writing ang gusto niya at hindi ang magbasa o maghanap ng balita. Alam niya kung patuloy siyang patatali sa kasalukuyang hanap buhay.
ang hinahanap niyang pansariling kapunan ay mananatiling isang iglap o mailap na pangarap. At nakilala niya si Chuck, account executive ng isang malaking ad agency. Nagkatagpo sila nito sa isang party na binubuo ng mga media personalities. Halata ni agad na may attraction ito sa kanya. Panayang lapit at kwento. So how do you find the newscasting job? Kaaabot lang nito sa kanya ng kopita ng tequila. Lumayo sila sa karamihan para maunawaan nilang mabuti ang pag-uusap. May at mayaring kasi ay may kakilala sila na bumabati kaya nabibitin ang kanilang pag-uusap. It bores me to death, matapat niyang sagot. Rumihistro ang pagkagulat sa anyo ni Chuck. It's quite strange to hear an answer like that sa ngayon. Palangay future ni na Monson Palma o di kay Loren Legarda. Baka naman pinatatawag mo lang ako o pinatatawa mo lang. Anyway, okay naman ang sense of humor ko. Seryoso ako roon, Chuck. Pinahalata niya sa tinig na hindi siya nagbibiro. But why? I always wanted to write. Yun ang mundo gusto ko. Ayoko na every now and then ay nakaplas ang mukha ko sa screen at nagbabalita. I want to be in front of my computer at inilalapat sa keyboard ko. Ang kwentong nasa isip ko, mas magiging masaya ako kung writer ako, Chuck, isang nobelista, kung maaari pa nga, comics, o kahit anong print medium, basta hindi balita, sawang-sawa na ako roon. Tumawa ang binata, but writing is such a lonely profession, kabi-kabila ang frustration, and beside barya-barya ang kita roon compared to what you are receiving right now. It doesn't matter, Chuck. For me, money isn't everything, but the realization of one's dream do count. Ang babaw ko, ano? Weird. Pero ganoon talaga ang artist. Ngumiti si Chuck, bagya siyang tinapik sa braso. Maybe I can be of help. Kumislap ang kanyang mga mata. Talaga? Paano? Marami akong kliyente na ang line of business ay publication. Sa ngayon, hit ang mga contemporary. Filipino romance novel. Maybe you can start from there and then begin thinking of shifting to serious writing. Say, Phil, pagdating naman doon, galing ka na sa TV network na may mga drama programs. You can look for some contact. Importante sa pag-uumpisa iyon. And I would advise you that you attend writing symposiums and seminars. Mahasa ka kapag mga writer na ang lagi mong makakausap. Gusto niyang halikan sa tuwa si Chuck. Pero siyempre nagpigil siya. Ang tang niyang nasabi rito, Chuck, kung sakali, paano ako makapagpapasalamat sa iyo? Simple, kinunditan niya ito. Mabawaw rin lang naman ako. Siguro yung kausapin mo lang ako pag tumawag ako sa iyo. Sa phone ay okay na. Siya nga pala. Marimar, gusto kong malaman mo na I'm still single and unattached at present. Say, I'm still shopping for the best commodity around. Well, nagkibit balikat siya. I entertain phone calls from unattached at nagtaw sila ng kani-kanilang mga kupita. Simula ng mga sandaling iyon, alam ni Marimar na ang lalaking kausap niya ay kapantay ng takbo ng isip niya, ang pag-iisip. Bukod doon, may personalidad pa ito, young and upcoming professional. Higit sa lahat, magagawa niya itong tuntungan para sa pangarap niya, lalo't
Hindi siya makagawa ng desisyon kung paano mag-uumpisa. Nang gabing iyon, iniisip niya si Chuck bago matulog at nangingiti siya tuwing maiisip ang itsura nito. Parang younger version ni Boy at De Leon, pero hindi magsalita. Ganoon din ang kakilusan, cute, decente, mukhang malinis, at ayon dito ay hindi ito naninigarelyo na siya niyang gusto sa isang lalaki. Tulad din ni Marco, may naramdaman siyang konting lungkot nang sumagi sa isip niya ang kababata. Matagal na niya rin itong hindi ito nakikita. Balita niya ay tapos na rin ito at naka-empleyado sa expansion project ng kanilang kumpanya na ang operasyon ay propagation ng pinya at isa sa madalas na inuutusan ni Kuya Daniel, ni Kuya Ramon bilang representante ng kanyang kapatid sa mga hindi namang kabigat ang mga usaping pangkumpanya dahil nga may tiwala rito bilang isa sa malapit na kanilang pamilya. Nang magtapos siya ng kuleyo sa handaan sa bahay nila ay hindi ito tumating. Magpadala na lamang ng card na pagbati. Ano kayang litsura nito ngayon? Hanggang ngayon, may dala pa rin kiliti sa puso niya ang binitawan nitong linya. Gusto mo bang malaman kung bakit? Gusto kong mangarap na mataas, marimar, dahil sa iyo. Napahinga siya ng malalim. Malayo pa ang kanyang sariling pangarap. At marahil dahil na rin sa tagal ng panahon, kung wala mang asawa si Marco, ay maaaring may nobya na rin ito. Ganoon ang mga tauhan nila. Bata pa akong sumuong sa pagpapamilya. Dahil alam niyang romantiko si Marco, hindi ito maiiba sa mga kasamahan na madaling umibig. Gayunpaman, inireserba niya ang mga natitirang alaala niya para sa mga kababatang nangako magiging number one fan niya na lagi naman niyang aalalahanin with fondness. Dalawang araw matapos nilang magkakilala ay tinawagan siya ni Chuck. Nagset ito na magiging lugar na pagkikitaan nila at oras dahil nakausap na rin ito ang kakilala sa publishing company na naglilimbag ay Filipino romance novel. Bagya siyang naging conscious sa sarili habang nagbibihis. Ano bang isusuot niya? Huling sandali ay pinili niyang maging casual. Nagdenims na lang siya. Basic na t-shirts at rubber shoes. Nang magkita sila, nagulat siya dahil ganoon din halos ang forma ni Chuck. Pareho ba talaga ang takbo ng isip nila sa halos lahat ng bagay? Maganda ang epekto ng kanilang pagkakakilala noon. Sa ngayon, wala siyang nadaramang pagkaasiwa sa isa't isa. Habang sakay sila ng kotse ng binata, kaswal din silang nagkakwentuhan ng kung ano-anong bagay. Pero particular sa family background, nalaman niyang halos US-based na ang mga magulang ang kapatid ni Chuck. At ito na lamang ang natitirang binata na naririto sa Pilipinas. So what's keeping you from pursuing the great American dream? Tanong niya rito. Halos lahat ay nangangarap na sa US tumira dahil masarap daw ang buhay roon. May ine-expect kasi akong mangyayari sa akin dito. At ano naman yun? Gusto kong dito mamit ang babaeng nakakasama ko habang buhay. Bahagya siyang namula. May ugali si Chuck na mahusay magpahagi. Tingin niya malikhain ito sa pagsasabi ng kung ano ang nadarama at na-enjoy niya sa iyo. Siya naman kasi ang tipikal na uri ng babae na ang puso ay parang kinikiti kapag nabobola. Sa maraming pagkakataon nga lamang, napapanaig niya ang isip. Mayroon pa siyang pangarap.
medyo kinakabahan yata ako sa lakad natin. Pag-iiba niya ng usapan, nakapasa kaya ako kung sakali. Kayang yan. Ngitian niya niya si Chuck. Nagngitian sila. Ikaw pa. Nang sumapit sila sa publication, ay naging instant celebrity siya dahil nakilala siya ng mga tao roon na napapanood nila sa TV pag nagbabalita. Mas maganda raw siya sa personal. Ang editor mismo ay hindi makapaniwala na interesado siya magsulat, pero in-entertain naman siya nito. Binigyan siya ng konting mga lituntunin tungkol sa mga criteria at mechanics ng pagsusulat ng Filipino romance novel. Binigyan din siya ng finished product na libro. Libro na ayon dito ay karaniwan ay parang mga English pocketbook din. Iyon kaya nga lamang ay Pilipino ang lengguwahe, gayon din ang kultura. Dapat ang istorya ay magakma sa pananaw at panglasa ng mga mambabasang Pilipino, partikular ang mga babae dahil iyon ay pinakamalaki nilang market. Hindi masyadong tragic ang mga istorya at kailangan na maiporma ito na happy ending para sa higit na kasisiya ng mga mambabasa. Isang luma ngunit subok ng formula na epektibo pa rin hanggang ngayon. Bukod sa kasabikan na nararamdaman, natutuwa rin si Marimar habang hawak ang binigay sa kanyang Pilipino magazine. Naiisip niya, nagiging mature na rin unti-unti ang pananaw ng mga mambabasang Pilipino. Noong nag-aaral pa siya ng mascom sa isang report na ginawa niya ukol sa ugali at pananaw ng mambabasang Pilipino, naroroon pa rin ang anino ng colonial mentality. Magbabasa sila ng mga pocketbook na English ngunit hindi ng mga Pilipino prose novel. Mas tinatangkilik din nila noon ang mga istoryang Pinoy na nakalarawan ng comics dahil nakikita roon ang anyo, emosyon at kilos ng mga tauhan ng kwento para bagang sa mga kwentong prosa at nobela na ihirapan silang buuin mula sa kanilang imahinasyon ang mga karakter na nilikha ng mga writer. Ngayon ay hindi na ang editor mismo ang nagpapatunay na ang Filipino Pocketbook ay isang potensyal na business venture, at magandang balita iyon sa mga tulad niyang gustong magsulat sa panimulang medium para matiyak niya ang kanyang potensyal.